Bala rockstar ang pagsalubong ng mga kabataan kay Pope Francis sa World Youth Day sa Lisbon, Portugal. Bukod sa pakikisalamuha at pagbibigay ng aral sa mga kabataan, isa sa highlights ng biyahe ng Santo Papa ang pagkikipagkita niya sa mga biktima ng sexual abuse ng ilang miyembro ng Portuguese clergy. May ulat si Joyce Salamatin. Halos kalahating milyong kabataan ang walang pagod sa pagsigaw at pagpalakpak sa pagdating ni Pope Francis sa opisyal na pagsisimula ng World Youth Day sa Lisbon, Portugal. Walang patid na kaway naman ang isinukli sa kanila ng Santo Papa habang sakay ng Pope Mobile na umikot sa 26 na ektarya ng Hillside Eduardo VI Park. Kabilang sa mahigit kalahating milyong kabataan na sumalubong sa Santo Papa, ang apat na kinatawan mula sa iba't ibang tribo sa Pilipinas na ipinadala ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. May ipinadala ring delegasyon ang Diocese of Cubao. Samantala, kasama ang mga peregrinong Pilipino, pinangunahan naman ni Cardinal Luis Antonio Tagle ang misa sa Charnica. Nakiisa rin ang kardinal sa mga kabataang Pilipino na lumahok sa World Youth Day. Hiniling ng kardinal sa mga kabataan na gamitin ang social media upang maka-impluwensya ng pagmamahal, pagkilala kay Jesus, katarungan at pagmamahal sa kapwa. Samantala, kabilang sa mga aktibidad sa World Youth Day, ang pagpapakumpisal ng mga pari sa confessionals na inilagay sa Parque do Perdão o Reconciliation Park, kung saan pwedeng dinggin ang kumpisal sa 55 lengguahe. Maswerte naman ang ilang piling kabataan dahil mismong si Pope Francis ang duminig sa kanilang kumpisal. Sa unang araw pa lamang ni Pope Francis sa Lisbon, Portugal, agad itong nakipagkita sa 13 bata na biktima umano ng sexual abuse ng Portugal clergy. Halos isang oras na pinakinggan ng Santo Papa ang daing ng mga biktima. Sa kanyang mensahe sa World Youth Day, kinilala ni Pope Francis ang galit ng ilang mananampalataya sa simbahang Katolika dahil sa mga iskandalo. Rede vacías. Es un sentimiento bastante difundido en los países de antigua tradición cristiana, afectados por muchos cambios sociales y culturales. Tiniyak ni Pope Francis na laging bukas ang simbahang Katolika na pakinggan ang ipit na pag-iyak ng bawat biktima at buong pagpapakumbabaan niya nilang ipinagpapatuloy ang purification ng mga miyembro ng simbahan, kasabay ng tuloy-tuloy na paghingi ng paumanhin at pagtulong sa mga biktima na makabangon. Sa pagpapatuloy ng kanyang aktibidad sa World Youth Day, pinangunahan ni Pope Francis ang Way of the Cross reenactment bilang pag-alala sa paghihirap at sakripisyo ni Jesucristo. Joyce Salamatin para sa Bayan.